Yo! What's up mga kasima? Bumili pala ako ng ganito. Tinatawag nilang plastic floater. Ito ay ginagamit namin pag naguhuli kami ng batalay. Mabibili ito ng 7 reals ang isa. So kung mamalasin, maputulan, sumabit, sayang yung 7 reals. So ngayon, naisipan ko, gusto kong gumawa din ng floater. So magre-recycle tayo. O kopyahin natin ito. Magamit tayo ng example, bottle cup na lang. O tutunawin natin. At gagawa tayo ng kaparehas nito na shape. Any bottle cup na plastic na pwedeng i-recycle para makaiwas tayo sa expenses. Umpisahan na natin gumawa. Let's go! A few moments later.
later. Kasi mayong nagawa kong mold na para sa plastic floater natin. Okay, try natin. Ito naman ang materials natin. Bottle cup. So, para makatipid tayo, ito naisipan ko na gagamitin na materials kasi ito, tatanawin natin ngayon kung anong kulay ang gagamitin natin. Pink. Ayusin na. Ano kaya ang output nito? Different colors. Brown. Pasok na natin. Yan. Switch on. A few moments later. Tanggalin natin yung itong excess. Sayang din, may re-recycle pa natin to. Recycle.
natin ng mga after 10 to 15 minutes para dumamig bago natin open. Wait natin mga kasiba. A few moments later. Subukan natin. Buksan. Mga kasima. Subukan. Yup, up. May sound effects na pag nabuksan. 1, 2, 3. Wow! Smooth? Smooth? Hello. Oh, ang init. Rainbow? Ay, pinky. Masyado. I-trim lang natin. Oh. Off ko na. Hello? Tapos kunting linis na lang sa side. Meron na tayo. Meron na tayong plastic recycled floater. Ayan. Makakagawa tayo ng kahit ilan ang gusto natin gawin. A few moments later. Ito na yung ginawa ko kanina, Technicolors. So, dahil sa sinubok natin yung hulmaan natin, gumawa pa ulit ako ng isa. Yan. Meron na tayong pang floater. Ito yung original na kinopya ko, which is 7 reals ang isa. So, naisipan ko na gumawa nilang ng ulmaan para makopya ito at naiwasan ng gumastos. Hindi kasi may iwasan na sumasabit, napupatid, tapos bibili ka na naman. So, kung makasampo ka ng ganito, 70 reals, in 1 month, sayang din. Ito ngayon, nakabuo ako ng pulmaan. Hindi naman gaanong kasing linis or kasing ganda, pero parehas na sila ng function. Ito, ang original, nag-weight siya ng 80 grams. So, ito naman, kinilo ko kanina, nasa naglalaro siya ng 70 to 75 grams. So hindi magkakalayo kasi kung papansin niyo mas maliit niya. Yeah, mas maliit na konti dahil siyempre pag tinanggal sa hulmaan may mga magaspang na parte na kailangan lihain. Kaya yun. So yan, matipid na tayo.